kayo sa akin. Dapat may balik sa akin ang totoong bilin bukas ng gabi. Bago mag-alas 7. Papaalam namin kaagad pag nakuha na namin. Umpisa na natin. Sige, kung yan ang gusto mo. Nang malapa ka na ng mga alaga mo. Huwag ka mag-alala. Hindi ka na nila pahihirapan pa. Mukhang nagkamali kaya ata sa sinabi mo. Paano niya yung nagawa? Napatay niya mga ito sa isang iglap. Ito, nasaan ka pa? Pakita ka! Nandito lang ako! Mga ibon, lusubin siya! Tignan natin ngayon kung gaano ka talaga kalakas. Huwag ka nang pumalag. Hindi mo rin naman ako kayang labanan. At kapag ginamitan pa kita ng iba kong lakas, matapusan mo na. Kaya kung ayaw mo pang mamatay, huwag mo na kaming guluhin pa ni Genji. Naiintindihan mo ba? Genji, alam ko kung bakit kayo magkasundo na naman dahil pareho lamang ay ng pagkatao. Pero hindi namin siya pwedeng hayaan sa gusto niya. Mahalang kasi sa amin at hindi kami makapapayag na pakinggan pa ako siya. Ibig mong sabihin, hindi mo siya titingilan hanggang kasama ko siya? Talagang hindi! Ah, ganun pala ah! Tama na yan. Kapag tinangka mong tanggalin yan, puto lang kamay mo. Pwede ba, Kasuki? Huwag ka nang makilampan! Ikaw pala ang tinatawag nilang Kasuki. Marami na ako narinig sa'yo. Mas mabuti pang umalis ka na, Ban. Ayoko makialam sa away niyong dalawa, pero hindi ko ahayaang patayin mo si Shido. At kahit na gaano ka pa kalakas, siguradong hindi mo pa rin kami kayang talunin. Huwag ka mayabang! Wala naman kayo sinabi. Humanda na kayo! Huh? Hindi naman kayo mapiro! Easy lang kayo! Hindi naman ako nagpunta dito para makipag-away eh. Kaya lang naman ako nandito eh para kunin lang ang violin. Hello? Ito nga pinakamahusay na si Ban. Bakit? Anong problema? Ban, nabalitaan mo na ba? Oo, oh, ikaw pala, Genji! Nakita na ni Madoka ang target natin. Papunta na kami para kunin ito. Okay! Mabuti kung ganun. Kita tayo, ha? O, paano? Iwanan ko muna kayo dyan, ha? Ay, napaka-misteryoso niya talaga. Anong misteryoso? Ang sabihin mo, takot lang siya makipaglaban sa atin. Ganun pa man, napapasunod pa rin niya mga ibon sa kanya. At kakaibang lakas yun. Kailangan matalo ko siya. Kahit na gumamit pa siya ng evil eye, hindi ako susuko kahit anong mangyari. Dahil pinatay niya ang mga alaga kong hayop, isa siyang masamang tao. Hindi ko alam kung bakit sumama si Genji sa kanya. Ang mga alaga kong hayop, hindi niya pala pinatay ang mga ito. Tama ka. Nababalot siya ng misteryo. Genji! Ah, si Ishiki? Genji, ang tao yan ang tinatawag na undead protector. Bakit mo napunta ang tao dito? Ang padet, nawasak niya. Sabi ko na kasi, isang patibong ito. Ano sa tingin niyo? Natalo ko ba siya? Heaven, pati hindi siya tinablan! Bakit hindi siyang tanungin mo? Genji! Ayun! Abulin sila! Genji! Naloko na! Hindi sana nabulyaso ang plano kung di umepal ang moko na ito! Bakit napatay ang ilaw? Ayos na! Napatay ko na ang ilaw! Madoka, alam mo ba ang daan? Oo, alam na alam ko! Ituro mo na! Pero sandali lang! Ha? Anong ginawa mo? Tayo na! Wala yung Genji! Binawi lang kita sa lalaking yun! Binigyan ko siya ng uppercut! Tama lang yun! Ganun?
Ginji! Heaven, malapit na tayo! Heto na ba yung kwarto? Oo. Napakaganda talaga ng tunog. Isa siyang bihasa sa pagtugtog ng violin. Pero, hindi na babagi sa kanya ang Stradivarius ko dahil ninakaw niya lang ito sa akin. Sandali lang. Ano naman ang ginagawa niyo ritong tatlo? Naparito kami ngayon para kunin sa'yo ang Stradivarius ko. Teka lang, Madoka. Mukhang nagkakamali ka yata sa sinasabi mo. Ang violin na ito ay nararapat lang na maging sa akin dahil ako ang pinakamagaling tumugtog. Kahit na ang guru natin, walang intensyon na ibigay sa'yo ang violin na yan. Nandito man siya ngayon, o wala. Oh. At sinabi niya rin sa akin, na ang estilo mo sa pagtutugtog ay ang pinakamagaling sa lahat ng tinuturuan niya. Pero ang mga tinutugtog ko ay hindi tumatatak sa puso, hindi ba? Sige na, sa'yo na yan. Talaga? Akala ko kasi, pag nasa akin na yan, makakalikha na ako ng musikang tatatak sa puso. Pero hindi pala, isa lamang palang ilusyon yun. Akutsu? Bukas. Ay hindi, ngayon na nga pala. Ngayon na ang dating ni Visconti para panoorin ka sa iyong pagtatanghal, hindi ba? Oo. Nakikiusap akong pagbutihin mo. Kahit na maluba ang sakit niya, pinilit pa rin niyang pumunta para pakinggan ang iyong musika. Sige. Ah, tama na yan, Madoka. Halika na. Sa tingin mo kaya tama ang iyong ginawa? Naalala mo pa ba, Robe, nung panahong nagpunta ako noon sa Italy? Oo. Oh, ang sinasabi mo ba ay 15 taon na ang nakalipas nang pumunta ka doon dahil sa kagustuhan ng iyong ama? Ayoko maging isang masamang tao at ayoko ring sumunod sa yapak ng aking ama. Ang gusto kong maging ay isang tanyag na violinist sa buong mundo. Binigyan ako ng basbas ng isa sa pinakamagaling noong 20th century na si Antonio Visconti. At dahil doon, 5 taon lang ang lumipas, nagkaroon ako ng isang pagtatanghal sa Italy. Sa hindi inaasahang pagkakataon, napasama ako sa mafia doon. At nang imulat ko ang aking mga mata, nasa mundo na pala ako ng madilim na kasamaan. Kaya naman sinisisi ko ang aking ama. Huwag mo sabihin yan, Akuso. Si Otowa Madoka ay meron ibang kakayahan sa pagtugtog na hindi ko kayang gawin. Na kahit anong pagpupursige ang gawin ko ay hindi ko pa rin ito makuha. Gusto ko talagang magawa yun. Sa tingin ko, kailangan ko nang tapusin ang nararamdaman ko ito. Kaya nakapag-desisyon ako ngayon. Para mawala ang sama ng loob ko sa babae ko, isa lamang ang kasagutan dito, Kurobe. Ano na nga pala ang ginawa ni Sido? Bago mamatay ang ilaw, nagawa ni Sido ang ipagkamin sa isa sa mga gangbangers ang kapangyarihan itong tinatawag ng Evil Eye na 3 beses. Ganun ba? Ang kinatatakot ko lang kay Sido ay kapag nalaman na niya ang pinaplano na gawin para sa kanya. Alam mo na naman ang gagawin mo kapag nalaman niya ito, Kurobe. Marami ka nang nailibing para lang sa ama ko, hindi ba? Tingin ko naman ang kakayahan ninyong magkapatid ay hindi ba nalalaos ito ngayon? Gusto mong iligtit mo na silang lahat. Ilibing mo ang Madokang yun kasama ang paborito niyong violin. Masusunod na kutsa. Napapaligiran na namin kayo! Naisip mo ba naiisip ko, Ginji? Oo! Madoka, sige na, mauna ka na. Oo. Mag-ingat ka. Medyo mataas yan. Kayang-kaya ko to. Huwag silang matakasin! Heto na kami! Ang galing mo, Madoka! Ako naman, Ginji! Wag! Hindi ko kahit tumalon. May lula ako. Akala mo lang yun! Abulin sila! Abilisan nyo! Miss Madoka! Sugihara, bakit po kayo nandito? Saka ako nalang ipapaliwanag, Miss Madoka. Mabuti pa sumakay na kayo. Ligtas na tayo sa kanila! Mabuti na lang at nandito ang kaibigan mo, Madoka.
at tinulungan tayo makatakas doon sa mga mohong na yun. Maraming salamat sa iyo, Sugihara. Walang anuman yun. Ang mahalaga'y ligtas ka na. Nakuha mo na ba ang violin mo, Madoka? Oo. Nasa akin na ngayon. Mabuti naman at nabawi mo sa kanila. Manong, pwede po bang ibaba nyo na lang kami dyan sa tabi? Oo. Paano? Ikaw na po ang bahala sa kanya, ha? Sige. Hello? Kabababa lang ng getbacker sa sasakyan. Nagbago ng plano si Akutsu Sugihara. Ilibing mo ang babae kasama ang paboritong violin niya. Oo, aking kapatid. Ano si Genji? Ano bang gusto niyang palabasin at umeksena pa sa kay Akutsu? Okay lang ba sa'yo na nakatakas sila ng ganun lang? Eh hindi ba ang pagbabantay ng violin ang trabaho mo kay Akutsu? Mababalik sa akin ang violin na yun sa oras na gusto ko. Kaya huwag ka mag-alala. Anong ibig mo sabihin doon, Shido? Naalala mo ba yung asong gumagabay sa kliyente nila? Sa aking pagkakatanda, ang pangalan ng asong yun ay Mozart. Ang asong yun ay kaibigan ko na. Mula pa nung makita ko yun sa mansyon. Kapag inutusan ko siya, dadalhin ni Mozart sa akin ang bilin anumang oras. Maririnig niya ang pito ko 2 kilometro man ang layo niya. Kaya kapag pumito na ako, mapapasa akin ang bilin. Bakit napahinto ka? Gusto ko kasing marinig yun. Gusto ko kasing marinig na pinatutugtog niya ang violin na yon, kaya hindi ko pa ito kukunin. Pero... Hindi ko nakakalimutan ang trabaho ko. Sige, Shido. Hanggang sa muli. Kurube, sinurpresa mo naman ako sa pagdating mo. Anong problema? Pinatatawag ba ako ngayon ni Boss Akutsu? Tapos na ang tungkol sa violin. Nagbago na ang plano ni Boss, kaya ako napunta dito ngayon. Hindi na siya interesado sa violin ni Madoka, kaya huwag mo nang pag-interesan pang maibalik yun sa kanya. Kaya simula ngayon, hindi ka na magtatrabaho sa kanya dahil hindi na niya kailangan ng serbisyo mo. Kasama ng babaeng yun ang getbackers. Sa tingin mo kaya kakayanin mo ang dalawang yun? Hindi na sila kasama ni Madoka ngayon dahil nagpababa ito ng sasakyan. Ha? Totoo ba yun, Kurube? Oo. Huwag ka nang pumorma pa. Hindi ko hahayaan mamatay ang babaeng yun. Tandaan mo yan! Lightsaber dance! Yeah! Kahit na pumunta ka pa ngayon doon, huli ka na. Alam mo, natutuwa talaga akong makitang ligtas ka, Miss Madoka. 6 na buwan pa lang ang inilalagay ko rito, pero parang kakaiba na ang mga nangyayari. Magmula na magkasakit si Master Visconti at ibigay sa iyo ang violin na yan, marami nang masamang nangyari. Siguro, nagkataon lang ang mga yun. Hindi ito nagkataon lang. Dahil ang lahat ng nangyayaring ito ay plinano namin. Magmula ng sinabi mong kukunin mo ang serbisyo ng getbackers, tinawagan ko kaagad ang dalawang yun para bigyan ka ng babala. Pero hindi ka pa rin nakinig, kaya humantong ito sa ganito. Sugihara? Hindi Sugihara ang pangalan ko. Ang aking tunay na pangalan ay Kurobe Kazuma. Bata pa lamang si Akutsu at buhay pa ang kanyang ama. Nagtatrabaho na ako sa kanila bilang isang bayarang tagapas lang. Madoka, bilisan mo, tumakbo ka na! Ayaw mabuksan! Ayaw din dito! Pakawalan mo kami paalam dito! Walang niya ka! Gusto mong tulungan kita sa pagkamatay mo? Mozart! 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 Huwag ka nang mag-alala dahil isusunod na kita sa kanya. Hindi! Huwag ka nang magtangka pang lumaban. Ang sandata kong ito ay may kakayahang maging isang centipede kung aking gugustuhin. At kapag nagpumilit ka pang lumaban, siguradong maghihiwa-hiwalay ang katawan mo. Sugihara! Kurobe Kazuma ang pangalan ko. Kaya magdasal ka na ngayon, bata. Dahil kinapusan mo na! Centipid? Ano ito? Bakit naglabasan kayo? Tulungan mo ako, kapatid! Oh,
Ang ganda pa ng panaginip mo? Kayo, buhay pa kayo? Anong panaginip? Nung paglabas ko ng sasakyan kanina, nagkatitigan tayong dalawa, hindi ba? At sa mga oras na yon, nananaginip ka na dahil ginamitan na kita ng evil eye ko. Akala mo totoong lahat ang mga nangyari, no? Pero isang minutong panaginip mo lang yon. Ben, paano mo nalaman na masamang tao pala itong si Sugihara? Nung araw na kukunin mo ang serbisyo namin sa tindahan ni Pori, nandun na siya at nakisama sa usapan natin, hindi ba? At ngayon, nandito na naman siya. Kaya naisip ko na nagpapanggap lang tong taong ito. Hindi ka ba magpapasalamat sa akin at hanggang ngayon, buhay ka pa? Ito ba ang evil eye? Ha? Anong evil eye? Shido! Anong nangyayari dito? Hindi ba tatlong beses mo lang pwedeng gamitin ang evil eye? Oo, pangatlong beses ko lang ang ginamit yun. Nakita kong ginamit mo ang evil eye mo labas sa mga ibon ko kanina. Tama, yun nga ay evil eye. Ah, hindi yun maaari. Alam mo, magmula na magkatitigan tayong dalawa, nakita mo na sa panaginip mong tatlong beses kong ginamit ang evil eye ko. Sabihin mo, ano ba talagang panaginip at yung totoo? Yun ang dapat mong alaman, hindi ko pwedeng sabihin. Napakasama mo talaga. Ikaw ang napakasama dahil sa kang traidor, alam mo ba yon? Kaya mabuti pa humanda na kayong lahat dahil ipatitikim ko sa inyo lahat ang sarili niyong mga dugo. Sandali, puro to kalukuhan. Kailan man hindi ako sasanib sa Getbackers, kaya ako ialis na. Shido, hindi mo ba kami tutulungan? Bahala na kayo dyan. Hindi mo ba naaalala na iniwan mo ang grupo natin at sumama ka kay Midoban? Alam mo ba ang nangyari sa grupong Balls nung iniwan mo? Patawad. Huli na ang pagsisisi mo, kaya bahala na kayong makipaglaban dyan. Basta tandaan mo, Genji, may atraso ka pa sa amin ni Kasuki. Ha? Shido! At ikaw, Midoban, huwag mong isipin na nanalo ka na sa laban natin dahil ipapakita ko sa iyo ang tunay na kapangyarihan. Huwag ka nang magyabang dyan. Gawin mo na lang para makita ko nga kung mas malakas ka nga sa akin. Nahilagan niya yun! Ito ang ilagan mo ngayon! Anong style yun? Si Shido kasi ay lumaki sa gubat, kaya ang mga taglay niyang kapangyarihan ay hango sa mga hayop na nakakasama niya doon. Isigi! Ban, tulong! Umuulan. Hindi makakatulong ito. Kapag ganitong umuulan, kailangan ibang lakas ang gamitin ko. Pore, umalis na tayo dito. Hindi ko kayo hayaang makatakas. Aba, meron palang nakikinig sa atin. Mas mabuti siguro kung patatahimikin na natin to. Tama ka nga. Hindi ka na makakawala pa dito! Magmula ngayon, bata, hindi ka na sisikatan ng araw. Kaya magdasal ka na dahil katapusan mo na! Bakit nagkaganon ang sandata ko? Hoy, tanda, kayo ba yung magkapatid na dalawa? Bakit hindi kayo magkamuka? Kaya pala, dahil makapal pa ang buhok mo. Snake bite! Imara!